Good afternoon. Tumayo na ako kasi bubulain pa ako nito eh. Alright, magandang hapon po sa bawat isa. Pakisabi sa iyong katabi, pinagpala ka kapatid. Amen. Baka nakakalimutan mo na, muli pinagpala ka kapatid. Hallelujah. Sa hapon pong ito, awitan pa lang sa Diyos. Alam nating mabuti si Lord. At ramdam natin ang pag-ibig at pagsama ng Panginoon. So tayo pong lahat ay yumuko at tayo po'y manalangin. Panginoon, pinupuri ka namin. Kami po'y lubos na nagpapasalamat, Lord, sa pagsama mo pa lamang sa praise and worship. Ramdam na namin ang pag-ibig mo, ang yakap mo, ang pabor galing sa iyo. Salamat po, Panginoon, at sa pagpapatuloy ng iyong gawain, makikinig kami ng iyong salita. Ama, gaya ng dalangin ni Samuel, speak to me, Lord, for your servant is listening. Lord, mangusap ka sa JTG Manila Church. At Lord, i-reveal mo po anong nais mong sabihin sa amin. Panginoon, itago niyo po ako sa inyong likuran at patuloy niyo akong bigyan ng karunungan na nagmumula sa inyo. Salamat po, Ama, sa hapong ito. Patuloy naming bibigyan ka ng papuri. Patuloy naming itataas ang iyong pangalan sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen and amen and amen. Sige po, palakpak na malakas para kay Lord. Tayo pong lahat ay makakaupo. Alright. Ay, grabe. Wow, full pack po tayo ngayon. Palakpak naman dyan para sa Diyos. Ang dami-dami po natin. At ito po'y pangatlong service na. Alright, salamat sa ating 10 a.m., 1 p.m., and now our 4 p.m. service. Now, yung mga nakatayo, ay please make way na ma-share po ng iba naman yung kanilang mga upuan. At kung ikaw ay alam mong madidistorbo ka, kung ikaw ay nakatayo, much better na ito pa po yung mga nandito. Alright, para makarinig po tayo ng Word of God na maayos. So kahapon po, ay nais ko muna po mag-report, tagumpay po ang ating opening, official opening of JTG Manila, Aliaga Nueva Ecija. Salamat sa pagsama ng Panginoon. 2 a.m. na kami nakauwi, mga leadership. Ayan, ang before and after ng JTG Manila, Aliaga. Grabe! Grabe, hindi lang tayo pang Maynila, pang sports pa. No, talagang nagpapakita lang na sinasamahan ng Diyos ang JTG Manila. So yan po ang gawain kahapon. Palakpakan naman natin ang Panginoon. Gaya po na nangyari kanina, praise and worship pa lang po dyan, ramdam na namin yung presence ng Diyos. Salamat po sa katagumpayan, nandiyan din po ang ating mga JTG pastors from different cities, ang ating national council at ang ating mommy bishop ay dumalaw. So praise the Lord dahil tagumpay na tagumpay po ang gawain. Yan po hindi anniversary ha, launching pa lang po, pagbubukas pa lang ng ating Aliaga. Salamat din po sa team na patuloy na ginagamit sa JTG Manila Aliaga. Mabuhay kayo hanggat gusto nyo. Hindi, mabuhay kayong mga naglilingkod sa Diyos. Alright, so ngayon ay dadako po tayo sa ating preaching. Nais ko muna pong i-share from my heart at i-ano po natin, saluhin natin. Alright, mga manggagawa, sayang ang punta mo dito kung magse-cellphone ka lang. Sayang ang oras na to kung ang layo-layo ng isip mo. Alright, at sayang din naman kung hindi ka sensitive sa Word of God. So today, I'm asking you, everyone, even the people watching online, huwag kang humiga, umupo ka, kumuha ka ng Bible, ng notebook, magsulat ka. Alright, sayang po yung message sa atin ng Diyos ngayong oras na to. So malapit na po, gaya natin ating anniversary, malapit na po ang 13th year anniversary ng church. At ang ating tema ay Be One, Make One, One Church. Sabihin nga natin lahat, Be One, Make One, One Church. Alright, so ngayon, alam niyo po kanina na napapanood ko yung mga preachings ng ating 10 a.m. and 1 p.m. Hindi po ito nalalayo. Kasi lahat po, pag pinagdikit-dikit, lahat po ito ay patungkol sa paglilingkod. Alright, hindi kami nag-usap-usap, pero ito yung in-impress sa amin ni Lord, maging sa amin ni Daddy. Kasi syempre, ito lang naman din po yung nilakaran namin at isinabuhay namin. Kaya ito po yung kaya rin naming ipangaral boldly sa inyong lahat. Alright, as we make one, as we are
be the one and make one, kailangan tayo muna mismo ay ayos kay Lord. Alright, bago tayo mag-make one. Kasi kapag hindi ka ayos, ano ang ituturo mo sa make one mo? Anong i-impart mo sa junior mo? Anong ang, naku, baka iligaw mo pa yan. Alright, so kailangan tayo muna mismo ang ayusin ng Panginoon. In Romans chapter 1, verse 1, ang sabi dito, Paul, a servant of Christ Jesus, called to be an apostle and set apart for the gospel of God. JTG Manila Church, 13 years na si Lord, goodness ni Lord sa church na to. Maraming ni-raise si Lord na mga manggagawa dito. Mga pastor na, pastoral, elders, presidente ng department, ano pa ba, basta mga workers. Pero alam niyo po, gaya ni Pablo, papasok na po tayo doon sa spirit of servanthood. Dahil ito lang po talaga ang gusto naming ipagdikdikan sa church na to, ang paglilingkod sa Diyos. Alright, now, you see there, sabi dyan, Paul, a servant of Christ Jesus, called to be an apostle. So bago i-identify ni Paul ang sarili niya bilang apostol, he described himself as a servant. Servant before apostle. Servant before pastor. Servant before elders. Servant tayong lahat ni Lord. Alright, in other verses, ang sabi dyan, in NLT, Paul, a slave of Christ Jesus, chosen by God to be an apostle and set out to preach His good news. Slave, alipin. Sabi mo nga sa sarili mo, alipin. Ano sabi sa NASB? A bond servant. So ito yung mga owned by Christ. Hindi ikaw nagmamayari na sarili mo, kundi ang Diyos. Sino dito muli ang mga alipin ng Panginoon? Sure ka? Eh bakit pag inutusan ka, nagre-reklamo ka? Alright, so alipin. Sabi nga din lahat, alipin. Okay? Malinaw na malinaw yan, alipin. Now, ito po ang ating main verse. At babasahin po natin, medyo mahaba-haba po ito, pero gawin natin, ano po tayo, alternate po tayo magbabasa. Alright? In John chapter 13, verse 3 to 14. Alright, ako muna po magbabasa, verse 3. Jesus knew that the Father had put all things under His power, and that He had come from God and was returning to God. Amen. Verse 5, after that, He poured water into a basin and began to wash His disciples' feet, drying them with the towel that was wrapped around Him. Verse 6, Verse 7, Jesus replied, "You do not realize now what I am doing, but later you will understand." Verse 8, amen. Verse 9, then, "Lord," Simon Peter replied, "not just my feet, but my hands and my head as well." Verse 10, amen. Verse 11, "For he knew who was going to betray him, and that was why he said not everyone was clean." Verse 12, "You call me teacher and Lord, and rightly so, for that is what I am." Verse 14, amen. Pwede ba nating palakpakan ng Panginoon sa ating binasang talata? Praise the Lord. Today, gaya ng ating binasa, we are a servant before anumang title meron ka. Misa nga, wala pang title, nagmamayabang ka na. Pero alam nyo ba, lalo kapag ikaw may title, lalo kang maging humble dapat. Alright? So as a servant, ano pagiging servant? Ito yung you meet the needs of others. So, si Paul at mga ibang disipulo, it's not about them. It's about the Lord. It's not serving them, but by serving others.
ganun din po tayong lahat. 13 years lang church. And praise God dahil to God be the glory, ang church na to, ramdam po namin, maging ang mga leadership, they don't serve themselves, they serve the Lord and people. Amen. Kaya alam mo, naalala ko po nung camp, natutuwa yung may-ari nung, ano, nung campsite kasi sabi niya, grabe yung ano nyo, no, mga staff nyo. Kasi yung ibang church na nagpupunta dito, ang pinipili nila yung para kay pastor at sa mga leader nila, yung pinakamagandang kwarto. Eh kayo, nakita namin na yung pinakapangit pa, doon yung nilagay yung mga leaders, yung mga pastor. At nung kainan na, usually, na unang kumakain lagi ang mga leaders, dito nakita niya nagsiserve ang mga leaders. Amen? So patuloy tayong bigyan ng puso ng Diyos ng ganon. Alright? Sapagkat yun ang ninanais ng Panginoon. So today, hindi ko na paliligoy-ligoyin pa kasi gusto ko as we walk on our 13 years of God's goodness in this church, ang aking title po ay Pick Up the Towel Before You Get the Title. Pick up the towel before you get the title. From the title itself, you know what I mean. Now, may tuturo ang Panginoon sa atin ngayong oras na to. Handa ka na ba? Parang si Chris Aquino lang. Handa ka na ba? Three lessons about towel. Sabi nga din lahat, three lessons about towel. And I believe this is the foundation of servanthood. Para hindi ka na maligaw-ligaw na ano ba, maglilingkod ba ako, hindi. Ano ba? Tapos na ba paglilingkod ko? Itutuloy-tuloy ko pa. Ano ba? Lingkod mo ba talaga ako o hindi? Gulong-gulo ka na sa buhay mo. Tanungin mo yung katabi mo, gulong-gulo ka na ba? O makinig ka ha? Alright, makikinig po tayo lahat. Now, ano nga ba at saan nga ba natin ginagamit ang tuwalya? Siyempre, unang-una sa pagnaliligo. Kung naliligo ka. Tanungin mo yung katabi mo, naliligo ka ba? Minsan, naliligo ka kapag aalis lang. Or minsan, nagpapanggap kang naligo, nagwisik ka lang. Minsan, ang dami mong dahilan, malamig ang tubig. Gusto mo, maliligo ka lang kapag may bagong damit. Alright? Occasionally ang pagliligo. Now, in verse 6 to 9, ang sabi dyan, He came to Simon Peter who said to him, Lord, are you going to wash my feet? Sabi ni Pedro. Jesus replied, You do not realize now what I am doing, but later you will understand. No, said Peter, you shall never wash my feet. Jesus answered, Unless I wash you, you have no part with me. Then Lord, Simon Peter replied, Not just my feet, but my hands and my head as well. So dito, gusto na paalala ng Panginoon, now what does the towel represents there? Cleansing. Sabihin nga natin lahat, cleansing. The first lesson about servanthood is kailangan tayo po nagpapalinis sa Diyos. Alright? Hindi po ito yung paglilingkod na parang nagbibiru-biru ka lang, naglalaro-laro ka lang, kundi sabi ko nga noong Thursday, for 13 years, kitang-kita natin yung goodness ni Lord. Pero alam nyo ba, hindi nakatingin si Lord sa haba at tagal na ng church na to. Nakatingin ang Diyos sa mga tao dito sa iglesia kung lumalakad ba tayo sa kabanalan. And that step or first lesson na kailangan natin laging alalahanin ay magpalinis sa Diyos. Sabihin natin alat ulit muli, cleansing. Kailangan we should always be clean in the eyes of God. Hindi tayo pretender. Hindi pwedeng banal ka pag Sunday pero Monday to Saturday. Ano ka? Bahala na po kayo mamili ng word. Alright? Ang hirap po mag-portray ng something, someone na hindi ikaw. Huwag ito yung JTG Manila workers. Kung alam mong mahal mo ang Diyos at alam mo rin naman na minamahal ka ng Diyos, maglingkod ka sa Kanya ng totoo. Maglingkod ka sa Kanya ng pure heart na laging nagpapalinis. Hindi yung parang, sabi ko nga kanina, naliligo ka lang sa panahon na gusto mo. Kundi ito, araw-araw kang bababad sa presence ni Lord para magpalinis. Amen. Ano sabi sa Psalms 51 verse 7? Purify me, Lord, from my sins, and I will be clean. Wash me, and I will be whiter than snow.
Sino dito ang kailangan magpa-purify kay Lord? Sino dito ang kailangan magpalinis sa Diyos? Sino dito ang ang alam niya kailangan niya ng kalinisan galing sa Diyos? I believe lahat po tayo. If you really know yourself, kung alam mo totoo ang sarili mo, kilalang kilala mo, huwag ka nang lumayo kundi ang sarili mo, alam mo na kailangan mo magpalinis sa Diyos. Cleansing. Sabihin nga natin lahat, cleansing. Now, minsan ang mga tao, maging mga naglilingkod na sa Diyos, pag sinabi itong cleansing, alam ko na yan. Ano, repent. Ay nako, nagawa ko na yan. Tapos nagkasala ulit, nagrepent ulit. Alam niyo po, may maraming klase kasi ng mga JTG Manila workers. Hindi ko na po lalayuan na tayo-tayo na lang. Kasi syempre, kayo naman ang mga member namin eh. Amen ba? Now, parang ito, picture ng bata. Dalawang klase. Ang cute-cute ng isa. Yung isa, ano? Iyak ng iyak. Alam niyo po, ang tao, minsan ganyan, habang nagpapalinis kay Lord, may mga masasaya, meron naman ding puro reklamo. Sabi doon sa preaching, opo, sige po, anda akong magpabago at magpalinis kay Lord. Pero habang pinaliliguan ka ng Diyos, puro ka reklamo. Pagod na ako, ayoko na dyan, puro sermon ng church, puro kailangan, ayos. Hindi ko na naano sarili ko na tao pa ba ako? Taong-tao ka, kapatid. At kung taong-tao ka, dapat nga lagi kang malinis kay Lord. Sabi niya, ayoko na dyan sa church kasi puro kabananan. Don't get me wrong. Opo, totoo yun. Pero alam niyo po, kagaya ng pinost ko sa Facebook, nandito tayo, we don't find a perfect church. But go to a perfect God. At makakasama mo kami na hindi rin kami perfect, pero kinahabagan lang ng Diyos, gaya mo. Alright, gaya mo. Kaya ka naman din nakakapagpatuloy, kinahabagan ka lang ng Diyos. Amen? Kaya magpapatuloy tayo, hindi dahil sa, ay kasi puro sermon yan, hindi po. Dahil sa paninermon, habang ikaw ay pinaliliguan ng Diyos, nililinis ng Diyos, may time na masakit. May time na parang ano ba yan, nakakairita yung sabon. May time na parang magkaka-allergy ka, ayaw mo na makarinig ng Word of God. Pag sinabing mag-Word of God na, parang kang ano, nangangati. Ano ba, naiihi? Ano ba, hindi ka na mapakali. Pero alam mo kapatid, makinig ka lang. Sabi nga ni Samuel, di ba, Lord, mangusap ka sa akin, ha? Wag mong hayaan yung ego at yung pride mo manguna. Kundi ano, lagi kang magpalinis sa Diyos. Lagi kang magpabasag sa Diyos. Amen po ba? Sabi doon, linisin mo ako. Sabi doon sa Psalms 51 verse 7, ako ay linisin. Sala ko'y hugasan at ako'y puputi ng lubos-lubusan. Hindi pala gluta tayon. Hindi pala kojic. Hindi pala papaya soap ang solusyon. Kundi magpa-purify kay Lord. Magpalinis sa Diyos. Hindi lang kutis mo ang puputi, pati espiritu mo, puso mo. Amen? Pati intensyon ng laman ng puso mo. Babaguhin at lilinisin ng Diyos. Ba dito matagal na sa church, pero naging ritual na lang. Sige, magre-repent ako pagka J-camp na, pag real encounter na. Saan ka nagre-repent? Kay Lord ba o sa event? Ay, Jesus! Kailangan gumising po tayo kasi malayo-layo pa ang pagsasamahan natin habang tayo naglilingkod sa Diyos, pero hindi po namin kami mapapagod ituro ito sa inyo na ano, lumakad sa kabanalan. Kaya po kami nagagalit. Kung mapapansin nyo, may mga pinaalis kami sa church. Bakit? Ayaw magpaproseso. Ayaw magpakorek. Nagrepent, ginagawa pa rin, anak, pahinga ka muna. O kung gusto mo, humanap ka ng church na mababago ka. Alright, kasi bakit dito, gaya ng aming sinasabi, hindi kami nagpaparami ng member. Okay lang kahit konti, pero madadala naman namin sa langit. Kesa mega church nga tayo, kalahati naman doon, impyerno. Alright, so cleansing, that is very important to God. Kung ikaw ay pinaliliguan ng Diyos, binabasag, dinudurog, paproseso ka lang. Masakit, oo, pero alam mo, magmamature ka dyan. Amen? Amen po ba? Kami man, mga pastor, pinoproseso pa rin hanggang ngayon ng Diyos. Hindi ba porket may title na kami, tapos na, hindi po.
kami nga ang mas lalo dapat iproseso pa ng Diyos. Kasi bakit? Madaling tumayo. Eh, bigay ko tong mic to, kaya nyo magsalita dito eh. Pero, yung pagtayo mo na alam mong sinasamahan ka ng Diyos, yung alam mong may guidance sa'yo si Lord, yung presence ni Lord, yung anointing ni Lord, yun ang mahirap. Kaya kailangan, bago ka rin mangaral, iiyak ka muna talaga sa Diyos. Amen? Next, saan pag ginagamit ang towel? Alam nyo po, history. Sa boxing, mahalaga pala ang tuwalya. Si Gary nagbo-boxing daw. Nung Thursday, patotoo niya. Asa si Gary? Tama ba, Gary? Hindi ka rin sure. Okay, ang towel sa boxing, pag yan ay hinagis, ibig sabihin nun, surrender na yung kalaban. Mga boksingero, may representative yan. At yung representative ang magbabato ng towel, gaya niya, kapag alam niya na surrender na yung kanyang pamato. Ganun din po, JTG Manila Church. For us to be a servant of God, kailangan surrender sa Diyos, all out sa Diyos, walang ipagmamalaki. Dahil wala rin naman talaga tayong ipagmamalaki. Yun eh. Ang yayabang nung iba, pero anong ipinagmamayabang mo? Doon nakakapagtaki. Yung iba, grabe, ang taas-taas ang tingin sa sarili. Yung pala, tatalon na. Suicide pala. Yung iba, masyadong mataas. Hindi ka namin ma-reach. Hindi yung kumain ng pansit canton, ha? O, yung mga nagpunta ng Alyaga, mga kagets. Minsan, di ba, ang yabang-yabang mo na, pero ang sinasabi at tinuturo ni Lord, kailangan surrender. Pwede ba natin sabay-sabay sabihin, surrender? Sabi sa, nakakasunod pa po ba tayo? So una, cleansing. Pangalawa, surrender. Jesus answered sa verse 10, those who have had a bath need only to wash their feet. Their whole body is clean and you are clean, though not every one of you. Opo, malinis na tayo. Cleansing by the Lord. Pero ito po ang nakaka-intriga dyan eh. Verse 11, for he knew who was going to betray him. And that was why he said that everyone was clean. Alam nyo po, minsan, ang betrayal, alam ni Lord yan eh. Kapag ka, surrender ka nga, pero darating ang time, alam nyo po, marami na akong nakasamang naglilingkod, ngayon hindi na naglilingkod. They betrayed the Lord. They forgot the Lord. Kinalimutan nila ang Diyos at naiba ang kanilang pananaw sa buhay, naiba ang kanilang pananaw sa paglilingkod, naligaw ng landas. Sabihin mo, hindi ako yon. Alright? Alam niyo po, JTG Manila, kailangan maging lalo na yung mga may posisyon, kailangan surrender tayo kay Lord. Kahit may title ka na, huwag kang magmamalaki. Why? Being a servant is not about the title. It's not about the position. Walang pakailaman Diyos dyan. Kahit na archbishop ka pa, pope, kung ano man ang gusto mo nang itawag sa sarili mo. Walang pakailaman ng Diyos dyan. Anong gusto niya? Surrender at all out ka sa Kanya. Amen? Wala naman po tayo pagmamalaki. Ulitin ko. Kasi sa Diyos, wala yan. Nakakalungkot lang, pag ang tagal mo na sa church, ang tagal mo na sa paglilingkod, minsan, isip mo, kabisado mo ng sistema. Woo, narinig ko na yung preaching na yan. E di sana sinabihan mo ako, binigay ko sa itong mic. Alam ko na yan. Diba? Madalas ganun. Pero alam nyo po, kapag surrender ka sa Diyos, walang yabang kung di nakaluhod ka. Hindi ka nakatingala at nagmamalaki kung di nakaluhod ka at umiiyak ka sa Diyos. Alam mo po, pag nawala ang Diyos sa'yo, hindi mo kakayanin. Maging sa akin. Pag nawala ang Diyos sa buhay ko, hindi ko kaya. Kaya kailangan surrender sa Diyos. At pagka nag-surrender ka, wala ka lang susurrender kong buhay ko sa iyo, Lord, pagka yumaman ako. Eh kung yun ang naging isipan namin ni Daddy, eh di wala pang 13 years ang church. Baka walang JTG Manila kung naghintay kami ng kayamanan. Susurrender ko buhay ko sa iyo, Lord, pagka matanda-tanda na ako. Hindi po. Sabi nga, naiinggit nga yung mga matatanda.
Sabi nila, kung alam lang namin ang buhay at ang sarap sa paglilingkod, sana nung bata pa lang, naglingkod na kami. Ikaw naman na bata pa lang, ang dami mong dahilan sa buhay. Pick up the towel, JTG Manila! Surrender mo ang buhay mo sa Diyos! Amen, wala tayong ipagmamalaki, kundi ano, kinahabagan lang tayo ng Diyos. Bakit? Alipin tayo ng Panginoon. Can we say it again? Alipin. Again, alipin. Amen? Hindi yung parang iba na ang itingin mo sa sarili mo dahil nga may position ka na at may title ka na. No, alipin tayo ng Panginoon. Number 3 lesson. Ito po ang pagbibigyan ko ng tuon. Sapagkat I believe, dito po umiikot yung John 13, yung the last supper na ginawa ng Panginoon. Number 3 lesson, honor God by serving others. The towel shows perspective in positional power. Ang lesson po na binibigay sa atin ng Panginoon, marami pong tao ang title seekers. Marami ang, pag ako naging pastor, humanda ka sa akin. Pag ako naging presidente ng departamentong to, huyo ka sa akin. Ayaw mo nang mautusan. Pwede po bang ako? Ako ba? Ako bang kinakausap mo? Ako bang aabot niyan? Ang sarap tampalin eh, no? Church! Mga pastor! Mga lingkod ng Diyos! O ano pa mang titulo mo? Get your hands dirty. Hayaan mong marumihan ang kamay mo para sa paglilingkod sa ibang tao. Hindi porket pastor ka na, ayaw mo nang marumihan ang kamay mo. The fact na pinagkatiwalaan ka ng Diyos ng isang title, dapat lalo kang maging servant sa iba. The fact na, grabe Lord, hindi naman ako karapat dapat, pero ngayon, nagsaserve na ako sa'yo, dapat hayaan mo lang na madumihan ang kamay mo. Maglinis ka ng CR. Maglagay ka naman ng bangko dyan. Hindi yung pagpunta mo dito pag Sunday, gusto mo pa, may ilaw ka, may spotlight. Sabi natin lahat, wag ganon. Wag ganon. Alam nyo po, kaya nga po namin in-implement ito na every week may departamento na maglilinis. Salamat na po sa lahat na mga tumugon na department. Mula po sa kabataan, Ignited Couples, Blazing, YG, Men's and Women. Salamat. Kasi bakit? This church is not just after the event or the ministry. Hindi lang naman gusto ni Lord yung pagsayaw-sayaw at pagtugtog mo, pangangaral mo. Gusto ni Lord yung mahalin mo yung church. Pag nandito po, pag naglilinis, kahit anong title mo, maglilinis ka ng electric pan. Kahit na pastor ka pa, kiss-kissin mo yung inodoro. Kasi bakit? Yun ang gusto ng Diyos. Hindi yung pupunta-punta ka dito, gusto mo, ang gaganda ng tingin namin sa iyong lahat. Hindi, gusto ni Lord, hayaan mo marumihan ang kamay mo. Hayaan mong mapawisan ka para sa paglilingkod sa iba. Hayaan mong mapagod ka. Alam niyo po, hindi biro. Kahapon nga, alas dos na kami umuwi. Pagod. Pero, magre-reklamo ba kami? Okay lang po. Magre-reklamo ba kami kung pagod man, Sunday bukas, mamaya pala. Nag-send pa kasi ako ng program nun eh. Sabi ko, ano ba, today o tomorrow? Ay, today na pala yun. Sunday na today. Ano ba, tuloy-tuloy pa rin? Opo. Kasi bakit? It's not about you. It's about the Lord. Kung pagod ka man, di mamaya magpahinga ka. Pero ang paglilingkod naman, hindi naman tungkol sa atin eh. Hindi naman tungkol sa masaya ka ba o hindi. Okay ka ba ngayon o hindi? Hindi tungkol sa atin. Tungkol ito sa Diyos. Now listen to this. Jesus used the towel to represent His whole life and leadership. Jesus did on the upper room, ay pinakita niya yung journey from the Father into the world and back to the Father. Bakit po? He laid His garment. Sabi doon sa verse, anong verse yun? Verse 4, took off His outer garment. So He laid His garment. It means He laid aside His glory in heaven and His privilege as the Son of God.
kinalimutan at ibinaba muna niya ang pagiging hari niya, ang pagiging anak ng Diyos, at naghugas ng paa. Ganon din po sa atin. We will forget who we are and we will serve others. Bagamat pagod ka, hindi ka na-appreciate, walang nakakakita, pero ano, sa tao ka ba naglilingkod o sa Diyos? Kung sa Diyos, magtuloy-tuloy-tuloy-tuloy ka lang, kapatid. Pero kung sa tao, susuko ka. Kung sa tao, mapapagod ka. Pero kay Lord, kung lahat ng paglilingkod mo, ginagawa mo sa Diyos to bring honor to the Lord, to bring glory to the Lord, hindi ka mapapagod. Hindi ka magsasawa. Baka nga gusto mo, gat maari, araw-araw ka sa church. Amen? Naghugas siya ng paa ng mga disipulo. It is a menial act of service. Ang paghuhugas ng paa, menial act of service. Ano ibig sabihin ng menial? Mababang uri. Pero ang Diyos naghugas pa rin ng paa ng mga disipulo. And mind you, yung paang yun, baka mamaya yung iba doon, puro kalyo. Ang dumi-dumi. Kasi lakbay sila ng lakbay. Pero, hinugasan pa rin ng Panginoon. Ikaw, pinagbuhat ka lang ng bangko nung midweek, puro ka na reklamo. Pinagwalis ka lang ng function room. Sabi mo, ayaw-ayaw ko na, nakakapagod. Hindi ka pa nga naguhugas ng paa ng ibang tao. Sumusuko ka na. Kapatid, bangon ka. Tayo ka. Maalala mo na ang Diyos nga ginawa yon. Ikaw ba hindi mo rin gagawin sa iba yon? Verse 12, he took off his garments and placed sa baba to set aside the glory. At pagkatapos nun, sabi niya doon, you call me teacher and Lord, and rightly so, for that is what I am. Sabi niya una nung una, do you understand what I have done for you? Naiunawaan mo ba anong ginawa ko sa inyo? Tinatawag niyo akong guro at Panginoon, at tama kayo, and rightly so, sapagkat ganun nga ako, and that is who I am. Now that I, your Lord and teacher, have washed your feet, sa gayon, akong inyong guro at Panginoon na naghugas nang inyong mga paa, you also should wash one another's feet. Tayo din kailangan magsakripisyo. Hindi po tayo exempted. Sabihin natin lahat hindi exempted. Wala pong exempted sa atin. Ngayon, kung ikaw ay may pinagmamalaki, ibaba mo yan, itapon mo yan, ialis mo yan, be a servant of all. Sa panahon, kapatid, na parang, Lord, nakakapagod na ang paglilingkod. Sa panahon na suko ka na sa mga naglilingkod. Sa panahon na parang, Lord, paulit-ulit na lang ang ginagawa ko sa buhay. Remember this towel. Pick it up. Bago mo isipin na, Lord, gusto ko kasi tawagin na akong pastor eh. No, it will never happen. Pick up the towel first. Buhatin mo muna, pasanin mo muna, gamitin mo muna ang tuwalyang ito bago ka pagkatiwalaan ng Diyos. Kung ikaw ay after sa title, hindi ka tatagal sa church na to. But JTG Manila, pick up your towel before you get the title. Mas mahalaga sa'yo magpalinis, mag-surrender, at maglingkod sa iba. Yan po ang hinahanap ng Panginoon. So today, I am asking you, ano bang reason bakit nandito ka? Ano bang dahilan kung bakit every Sunday nandiyan ka? Para lang ba sa iba? Para lang ba sa nililigawan mo, sa crush mo, dahil napilit ka ng asawa mo? Hindi. Maging dahilan po natin ang Panginoon. Dahil mahal mo ang Diyos, dahil gusto mo maglingkod sa Diyos kung bakit nandito ka. Amen, JTG Manila. Tatlong bagay. Simple kung pakikinggan na parang basic kung gagawin, pero hindi mo naman ginagawa. Ngayong oras na to, pwede ba gawin mo na, hakbangan mo na, maging buhay mo na, na ano, pick up your towel before you get the titan. Minsan yung iba, diba, Lord, mga dancer at banda, pag Sunday, whole day na ako sa church, nakapagod.
Bruhin mo, Sunday pa lang ang kinukumit mo sa Diyos. Eh, ang Diyos, buong buhay niya, kinumit niya sa'yo. Buti hindi siya napagod, no? Ikaw pagod na, buti hindi napagod ang Diyos sa'yo. Kaya alam niyo po, kung magbibilangan lang tayo, talo tayo. Huwag ka na magbilang. Mapapahiya ka lang. Yun di ba dito, ay, grabe ah, bale, pang 60 times ko na itong nangangaral. Tapos, nag-evangelize ako ng mga 30 times. Binibilang mo? Kapatid, hindi ito paramihan. Hindi ito yung, isusulat mo lahat na nang nagawa mo. No. Dahil alipin tayo ng Diyos, gagawin natin ito hanggat gusto nating maglingkod. Minsan nakakapagod doon, hanggang kailan ba ako maglilingkod? Hanggat gusto mo maglingkod sa Diyos. Kailan ba matatapos itong pangangaral ko, itong pagtayo ko sa harap, itong lagi na lang every Sunday, hanggat gusto mo maglingkod sa Diyos? Hindi matatapos yan. Pero alam niyo po, gaya ng patotoo ko, 14 years old ako, nag-decide akong maglingkod sa Diyos. Kinalimutan ko ang pangarap ko, kinalimutan ko ang pagpunta ko ng ibang bansa, kinalimutan ko yung matagal-tagal ko nang inaasam na mangyari sa buhay ko para maglingkod sa Diyos. And after, ilang years ba? Pag sinabi ko, makukompute niyo yung age ko eh. After how many years? Alam niyo po, hindi ako kailanman nagsisi sa aking desisyon. That is true. Totoo po yan. Kaya nga po ako nakatayo sa inyo ngayon. Kasi bakit? Ang paglilingkod sa Diyos ay hindi kalugihan. Pero nung ako'y nagpastor, naging madali ba? May time pa nga po, nagkukommute kami mula Paranaque to Manila. Bit-bit ko pa po si Gail. Breastfeed ko po si Gail, kaya hindi ko po siya pwedeng iwan. Kasama namin si Gail, si Daddy nasa likod ng tricycle, ako nandun, bit-bit namin. Whole day kami, hindi pa po ganito ang church. Wala nga dun eh, bangko lang talaga, magpapahinga ka sa bangko. Pero hindi ka mapapagod kasi bakit? Alipin ka lang ng Diyos eh. Hindi ka mapapagod kapatid. Darating ang time na sakripisyo talaga, hindi na po alam yan ng mga new generation. Pero, it's okay. Hindi naman namin ginawa para sa inyo. Hindi nyo manakita, nakita ni Lord. Hindi nyo man kami na-appreciate kami ng Panginoon. At tayo pong lahat, huwag tayo mag-abang na appreciation dito sa mundo. Doon kay Lord, marami pong reward. Sabi ko nga, yung trophy mo ay hindi lang pang-famas, kundi yung trophy mo hindi nasusunog, hindi nasasangla, hindi nabebenta. Yun yung trophy, yung reward na ibibigay sa'yo ng Diyos. Pero before yun, ulitin ko, bago yung reward na yun. Bago yung title na pastor, pastora. Pick up the towel. Cry to the Lord. Serve the Lord. Sa panahon na ayoko na, suko na ako. Maalala mo kapatid, ito, tataas ko. Ito, towel. Lilinisin ka ng Panginoon. Susure, ibabato sa iyo to. Bilang paalala na dapat surrender ako lagi kay Lord. At ito, ihuhugas at gagamitin din sa iyo ng Panginoon. Bilang tanda at paalala na anak, maglingkod ka sa iba dahil ako pinaglingkuran kita. JTG Manila, happy 13th year anniversary. God is so good. God is faithful to this church. Evident, talaga grabe, kitang-kita natin hanggang kahapon ang kabutihan ng Diyos sa JTG Manila. Pero alam niyo po, isa sa naging sikreto, yung totoong paglilingkod. Kasi kung sa pera lang titingin, mag-ibang bansa na lang kami ni Daddy. Ang isang araw nakita dito, isang oras nakita sa ibang bansa. At pag doon, pag sinabing, you're a pastor of ganyang-ganyang country, wow, social. Pero hindi po eh. Pag doon ang hinangad mo, babagsakan ni Lord. Pero hanggat sabi mo, Lord, anong gusto mo mangyari sa akin? Lagi mo lang ako linisin, surrender ako sa'yo. Sabi ni Lord, anak, surrender kayo o maglingkod kayo sa akin, gamitin kayo ng Diyos sa Pilipinas. Yes, Lord. So JTG Manila, hanggang sa mga taon pa nating pagsasama-samahan, maalala mo kapatid, mahalaga ang tuwalya sa buhay mo at sa paglilingkod mo. Pick up the title. Bakit? Minsan, ayaw mo na. Minsan,
tapos na. Minsan, lipat na lang ako ng church. Baka doon, bossing ako. Kasi bakit? Dito, pinaglilinis kami ni Pastora. Dito, pagkatapos ng service, okay, wala muna pong uuwi, tulong-tulong pong magpatong ng bangko. Alam nyo, mga anak, yan kasi ang paglilingkod na hinahanap ng Diyos. At magpasalamat ka dahil may opportunity pa na madumihan ang kamay mo para makita na, Lord, ito ang paglilingkod. Ito ang paglilingkod. Hindi po pagandahan sa JTG Manila. Hindi po pasosyalan. Opo, maganda ang pastora nyo, pero hindi pagandahan dito. Amen! Ay nako, talagang ang dami na po nag-invite sa amin, GMA, ABS-CBN, TV5. Tinanggihan po namin lahat yon. Bakit? Mas mahalaga sa amin ang paglilingkod sa Diyos. Ganon din po ang bawat isa. Hindi po namin isisermon dito na laging, okay, magpayaman, o ganito, ganyan, ganyan. Hindi po. Ano? Magpalinis, magpaayos. Yung ko, lumuhod sa Diyos. Yun po ang naging sikreto kung bakit umabot ng 13 years ang JTG Manila. Now, sa panahon na pagod ka na, pick it up before you get the title. Pick up the towel before you get the title. At alam niyo po, lahat ng dumampot ng tuwalyang ito, pinagkatiwalaan ng Panginoon. At lahat pa ng dadampot sa tuwalyang ito ay pagkakatiwalaan ng Diyos. JTG Manila! Wala na tayong ibang pupuntahan pa. Wala na tayong ibang ambisyon pa. Kundi ano, maglingkod sa Diyos. Hindi lugi. Tingnan nyo kami ngayon, mayaman na. Saan kami yumaman sa pera? Hindi po. Wala kaming utang, pero saktuhan lang naman ang pera namin. Ano kami? Mayaman kami sa tao. Kayo po ang aming kayamanan. Pag tinatanong kami mayaman kami. Kasi bakit? Eh, ilan na yung membro namin? Kayo po ang aming treasure. Kayo po ang aming kayamanan. Kasi bakit? Eh, yung buhay nyo nga noon eh. Walang kwenta eh. Ngayon, grabe na. Yung noon-noon nga, grabe pinagagagawa nyo kasalanan. Ngayon, preacher na kayo, pastor na kayo. Kayamanan yan. Kaya naman, kung magbibilangan tayo ng pera, maaring talo kami. Pero magbilangan tayo ng membro, panalo kami. Kasi bakit? Sa church na to, totoo ang Diyos. Nagbabago ang Diyos. May buhay na Diyos. Kaya ang paglilingkod mo, hindi masasayang. Nakakalungkod, may mga tao naglilingkod ng patay ang Diyos nila. Yari sa kahoy, eto, totoong-totoo. Hindi ka pa ba maglilingkod? Kaya sa oras na to, kung ikaw man ay magpalinis sa Diyos, hindi mo yung kalugihan. Kundi kailangan natin yan. Lagi, magpalinis sa Diyos. Hindi namin kayo araw-araw nababantayan, hindi namin araw-araw alam ang buhay nyo, pero isa lang ang alam namin, ang Diyos nagpapatawad at naglilinis. Kaya naman, magpalinis tayo lagi sa Diyos. Pangalawa, surrender. Lahat tayo, maging mga pastor, leadership, surrender lagi kay Lord. Bakit? Wala tayo ipagmamalaki at wala rin naman talaga tayong ipagmamalaki. Don't be a title seeker, not about the title, not about the power, not about the position, but the heart in serving the Lord. Sumunod, honor God. Mahalaga ito eh. Kapag ikaw ay nagmalaki na at gusto mong ikaw ang i-exalt, ikaw ang i-honor, delikado ka. Kaya nga huwag magbilangan. Kasi yayabang ka. But, sa pagginagawa natin araw-araw sa paglilingkod natin JTG Manila, let us honor the Lord. The Lord deserves the glory. He alone deserves the honor. Kaya lagi, di ba, sa church na to, all glory belongs to Jesus Christ. And then, serve God by serving others. Kung talagang mahal mo si Kristo, magsiserve ka sa ibang tao eh. Mamamalengki ka sa Divisoria. Naging, sabi ko nga, na, talagang, ang hindi lang po kamay ko ang madumi, pati pa ako po medyo malansa, amoy isda, dahil namamalengki ako sa Divisoria. Sabi ni Daddy, Mami, halos 400 na miyembro na natin, wala ka bang pwede mautusan dyan? Sabi ko, Daddy, pag nawala na to at hindi ko na ginagawa, baka malimutan ko kung anong totoong paglilingkod. Kaya kahit po yan, kagalakan ko, kasama ng mga tropa ko, na tagabuhat kami ng gulay, na kahit marumihan, Lord, salamat!
Dahil nakapaglilingkod ako sa iyo. May time na may mga kasama ko dito, inabutan kami ng ulan. So ang ginawa, mga hustler na sa palengke, humingi ng ano, si Mama Connie, humingi ng plastic, tapos naglagay ako ng plastic. Nag-picture nga ako eh. First time ko ma-experience na may buhat-buhat kami ng gulay, at susuot ko plastic. Pero alam niyo po, habang susuot ko yun, sabi ko, Lord, salamat. Yung joy sa puso ko na masayang-masaya ako, pagod ako. Pero salamat, Lord, dahil bilang alipin mo, nakapaglilingkod ako sa'yo. Kaya hindi po totoo na kapag pastor ka na dapat social ka. Siyempre, kailangan professional ka. Maayos ka rin tingnan, siyempre. Pero, hindi ka exempted maglinis ng CR. Amen. Kaya naman sa mga maglilingkod pa dito, maging kagalakan natin ang paglingkuran ng tao at ang Diyos. Marumihan man ang kamay mo, pero masaya naman ang puso mo. Amen. Tayo pong lahat ay tumayo. JTG Manila, pick up your towel before you get the title. Hallelujah. Noon, lilima-lima lang ang kasama namin sa paglilingkod. First year anniversary ng church, siguro mga 15 o 20 kami. Pero itong 13 years natin, naghahanap po kami ng 500 to 1,000 capacity na lugar. Salamat po. Dahil ngayon kasama na namin kayong naglilingkod. Ulitin ko, hindi po kalugihan maglingkod sa Diyos. Hindi po talo maglingkod sa Diyos. Pero, pag nag-decide kang maglingkod sa Diyos, hindi madali. Hindi cloud nine. Hindi pera-pera. Kung hindi pawis, iyak, dugo pa nga minsan ang kailangan mong ibigay para sa paglilingkod. Pero itong tuwanya na to, maging paalala rin sa iyo na sa panahon na pinapawisan ka na at pagod ka na, ipunas mo lang. Mararamdaman mo yung comfort ng Diyos sa iyo. Mararamdaman mo na, puti nga, tinawag at pinili ka pa ng Diyos. Kesa maging tambay ka lang. Kung hindi ka tinawag at pinili ng Diyos, baka ngayon addict ka. Baka nakakulong ka. Pero salamat dahil tinawag ka ng Diyos para paglingkuran siya sa pamamagitan ng paglilingkod sa iba. JTG Manila, marami pa tayong bubuhatin, papasanin. Madudumihan pa mga kamay mo. Pero laging salamat, Lord. Salamat, Lord. Pagod na ako, pero salamat, Lord. Parang hindi ko kaya, pero magpapatuloy ako. Salamat, Lord. Ngayong oras pong ito, yung three lesson about sa tuwalyang ito, simple lang, no? Tela lang. Pero iba pala, ibig sabihin ito. Maging paalala sa buhay mo habang ikaw ay naglilingkod sa Diyos. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Sa church na to, mula sa gilid, sa kabilang gilid, mula sa harap hanggang sa likod, I pray lahat tayo magkakasamang maglilingkod sa Diyos. Hindi ka lang, sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Maaring ngayon, bisita ka. Pero sa mga susunod na buwan, susunod na araw at susunod na linggo, kasama ka na naming naglilingkod sa Diyos. Maaring ngayon, nagkakasala ka. Pero, alam mo, lilinisin tayo ng Diyos. Susunod na buwan, susunod na linggo, at susunod na taon, kasama ka na namin naglilingkod ng may kabanalan sa Diyos. JTG Manila, sakripisyo ang kailangan. Maglingkod tayo ng totoo sa Diyos. Mga pastor, lagi mong buburahin yung title mo sa unahan. Lagi, lagi. Kung ikaw man ay tinatawag na pastor o pastora ngayon, it's just a title.
But God is not concerned about your title and your power, but your heart. Lalo tayong basagin ng Diyos, mga pastor, mga leader, lalo tayong lumuhod sa Panginoon. At makikita mo, grabe kang sasamahan ng Diyos. Grabe kang pagpapalain ng Diyos. Amen. Salamat po, Panginoon. Let us worship the Lord. As God is speaking to you tonight, patuloy kang kausapin ng Panginoon. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. You deserve the glory. Hallelujah. And the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. You deserve the glory. You deserve the glory, Lord. And the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. You are great. And miracles so great. There is no one else like you. Amen. There is no one else like you. You are You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. Hallelujah. The Lord deserves all the glory and all the honor. Amen. Sa buhay natin, walang ibang bida. Sa church na to, walang ibang bida kundi ang ating Diyos. Walang ibang ipagpamalaki dito. Hindi po pagmamay-ari ng pastor ang JTG Manila Church. Pagmamay-ari po ito ng Diyos. At tayo pong lahat, alipin lamang ng Panginoon. Great leaders are great servants. And we are a great servants. Bakit? Handa kang maglingkod para sa Diyos. Handa kang pawisan para maglingkod sa iba. Sa oras pong ito, palakasin ka ng Diyos. Muli, buhayin ng Diyos ang puso mo. Sindihan ng Diyos ang puso mo. Mag-ignite muli yan sa Panginoon at sasabihin mo, Lord, handa ako magtuloy-tuloy sa paglilingkod sa iyo. Sa mga nagdududa pa kung maglilingkod ka pa o hindi. Mga anak, ngayon pa lang, ngayong oras na to, magdesisyon ka na maglilingkod ka sa Panginoon dahil sapat na ang ginawa ng Diyos sa krus para maglingkod ka sa Kanya. Hindi sinabi ng Diyos na anak, magpakapako ka sa krus. Hindi. Sinabi niya, anak, be a servant to all. Kung mahal mo nga ang Diyos, maglilingkod ka sa Kanya. So, tutuusin, kulang pa nga ang paglilingkod natin eh. Pero kung ito lang ang kaya nating gawin, ba't hindi mo pa gawin ngayon? Kung ito lang ang kaya mong pagdesisyonan, bakit hindi ka pa maglingkod ng totoo sa Diyos? Kailan ka pa maglilingkod? Paghuli na, pagwala na. Ngayon na. Sabi mo sa sarili mo, ngayon na. Ngayon ka na maglingkod sa Diyos. Maging sa mga nasa likod. Ngayon na po ang araw na tinakdan ng Diyos para maglingkod ka sa Diyos. Mga bago, hindi aksidente nandito ka. Bakit? Kasama ka namin na maglilingkod sa Diyos. Gamitin ang iglesyang ito para maglingkod ka sa Kanya. Amen, amen. Hallelujah. Amen. Sa kanila,
servant of God. Sing this to the Lord. Awitin para sa mga naglilingkod na sa Diyos. Maaaring dumating ang time na sumurrender ka, napagod ka, nagsawa ka, ayaw mo na. Kaya lang sinabi ko po kanina, ang paglilingkod sa Diyos, darating ang time na may suliranin kang mararanasan. Parang wala ka ng pag-asa. Pero yung awit, nirequest ko po sa worship team, yung awit na hindi ka nagkulang. Maging paalala sa iyo to, mga anak na naglilingkod at kasama ko sa paglilingkod. Kung meron ka mang problema, may dinanas kang pagsubok, maalala mo anak na kahit kailan, hindi naman nagkulang ang Diyos sa iyo. Biyaya niya tapat, yung ginawa niya sa krus ay sapat na para paglingkuran mo siya. Hallelujah. Amen. Para sa'yo to, para sa'yo to. Amen. Kasama ko sa paglilingkod sa Diyos, totoo naman, di ba? Na kahit kailan hindi nagkulang sa atin ang Panginoon. Na kahit kailan hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Nung nag-decide ka maglingkod, di ba hindi naman naging madali? Pero di ba kasama mo naman si Lord? Di ba parang puro problema at suliranin? Pero di ba may kagalakan sa puso mo habang naglilingkod ka sa Diyos? Maalala mo, na tinawag ka ng Diyos, pinili ka ng Diyos, kasama mo ang Diyos. At habang ikaw ay naglilingkod sa Kanya, hindi nagkulang kailanman ang Diyos sa iyo. Bagkos, pinakita pa nga niya na siya'y mabuti at tapat sa iyo. Awitin natin yung verse 1. Thank you, Lord. Amen, amen. Sige po. Say it to God. Ano daw? Ikaw lang ang sasambahin.
oras na to. Thank you, Lord. Ramdam namin ang pag-ibig mo. Ramdam namin ang pagsama mo. Salamat, sinama mo kami sa mga taong maglilingkod sa iyo. Salamat po sa mga opportunity na mapaglingkuran ka. Sa mga panahong nagbigay kami ng sakripisyo, hindi pa namin kayang bayaran lahat ng ginawa mo. Pero salamat, salamat po sa lahat, Panginoon. Ngayong oras pong ito, ang iglesyang ito ay sama-samang maglilingkod sa iyo. Ang miyembro ng JTG Manila Church ay handang magpalinis, magpabasag. Panginoon, handa namin isurrender ang buhay namin sa iyo para mabigyan ka namin ng kaluwalhatian at para makapaglingkod kami sa iba. Lord, ilagay mo sa puso namin lagi ang tuwalya. Ang tawel na ito na magpapaalala sa kung ano ang totoong paglilingkod sa iyo. Ama, hanggang sa ikaw ay bumalik, maging karapat-dapat po kami at maging kalugod-lugod kaming mga alipin mo. Ikaw po ang maghari lagi sa buhay namin. Lord, I am also praying for all the people who are serving you. Sa lahat po ng mga katuwang namin, mga kapastoran ng iglesyang ito, under the leadership of this church, I pray for the strength upon their life. Kalakasan mula sa iyo. Lord, huwag silang mapaghinaan, kundi sa lahat ng kanilang ginagawa, alam namin ito ay nakita mo. Lord, pagpalain mo po ang buhay nila. Basagin mo palalo ang puso nila hanggang sa Panginoon na buhay namin ay maging kalugod-lugod sa iyo. Salamat po, patuloy mong patatagin ang JTG Manila Church. Sa pangalan ni Jesus, lalo mo po kami pagpalain, pasaganain, paramihin in the name of Jesus. Maraming salamat po, Ama. Hindi ka nagkulang kailanman. Purihin ka. Sabayin ka. In Jesus' name. Kahit kailan, ikaw ang tulang. Biyaya mo sa akin na dilan. Ang pag-ibig ko po natin ang malakas sa ating Panginoon, ang Diyos na pinaglilingkuran mo at pinaglilingkuran ko. Sa Diyos lamang po ang lahat ng papuri. Hallelujah, amen and amen.